Hello guys, Let's Skills Tutorial. Magandang gabi sa iyong lahat, no? Ito na naman ako guys, meron akong i-share na wala tayong repair guys, no? Tungkol ito sa TBS King na bagong mga tuktok 3 wheelers ngayon, no? Share ko lang guys, no, yung paano protektahan yung ating regulator sa ating TBS King tuktok 3 wheelers. So ito guys, no, share ko lang ito para naman makatulong sa katulad kong may ganito, kasi bago lang ito sa akin guys, no, dalawang buwan pa lang. So may mga sikreto pala ito guys, na para hindi madaling masira yung regulator natin, no. Ayan po yung regulator natin, no. Binuksan ko na yung box. Ayan yung grout. So tanggalin natin ito guys, no. Yung ground na yan at ayaw mga sakit. So gamitan natin ng open rings, no guys. So nilogan ko na lang guys at hindi ko na pinakita yung pagtanggal guys, no. Ayan po. Mahirap kasi mag video guys na isa lang tayo, walang tagahawak ng camera. So dito guys, una nating tanggalin yung sa ground, yung may bolt na nakatap sa ground. May sikreto pala ito guys, na para matagal masira itong ating regulator, no? Kasi mahaba ang biyahe, delikado masiraan ang regulator sa kalagitnaan ng biyahe, no. Hindi na umandar yung ating TBS King. So ito na guys, no, tinanggal ko na siya. At diyan nakalagay yan kanina guys, hindi ko na lang pinakita yung pagtanggal kasi nahirapan ako guys. Matigas yung mga bolt. So ganito guys, oh, ganyan nakalagay kanina. So tatanggalin ko ito. Dito ko sa baba ito lalagyan ng electrical tape. Ito yung itsura niya guys, no. Ayan po regulator. Mahal po ito guys kapag masira. At madaling masunog ito guys kapag hindi mo alam ang sikreto nito. Ito na siya, no. Ayan. So ang ano nito guys, kasi yung mga wire na nasa isang ano lang sila guys, oh, nasa isang balot lang, no, nagdikit-dikit lahat. Pagka uminit itong wire, ay masusunog agad itong wire, tapos magdidikit-dikit na siya, mag-ground na yung ating regulator, rectifier. So tatanggalin ko itong guys, no, nakapulupot na ito. Ayan, kinat ko na siya guys para magkahiwalay yung mga wire. Ayan po, nagkahiwalay na siya, no. Dapat magkahiwalay talaga ito kasi malakas ang boltahe dito guys na dumadaan at tsaka umiinit ito, no. So madaling masunog kapag nagdikit-dikit sila. So ang ano ko dito guys, no, sikreto. Lagyan ko ito ng electrical tip bawat isa na linya ng wire. Ayan. Babalutin ng electrical tip yan guys, no. Ayan po. Natapos ko na yung isa, hindi ko na lang pinakita guys, mahirap kasi magbalot, no. Matagal. So pause ko na lang, cut. Ayan, nagdagdag ako ng isang electrical tip. Dublihin ko ito guys, no. Kapalan ko ng balot ng electrical tip para naman kapag kauminit siya ay hindi kaagad masusunog yung kanyang wire. So ayan, balutin ko na guys, no. Malapit nang matapos guys, no. So kita nyo, makapal yung wire na yung electrical na binalot ko. Dinubli ko na yan guys.
Ayan kasi nakikita ko kasi yung ibang mga three wheelers na TBS King. Ayan, madaling masunog itong mga wire niya. Siguro sa nagdikit-dikit siya, may balot kasi na isang dikit lang sila, no. So kailangan ihiwalay yung bawat isa tapos lagyan ng tape. Ayan po, electrical tape, guys, no. Kapalan niyo lang, guys, para naman matibay na siya. Lahat ng wire, guys, siguraduhin nating nakabalot ng electrical tape. Ayan po. So 2 months pa lang tong TBS King ko, Tok-Tok 3 wheelers. So tapos ko nang nabalot, guys, at saka kinapalan ko na. Kapal na yung electrical tape. Tapos ibalik ko na siya sa kanyang kinalagyan kanina. Diyan po. So ayan, kakabit ko na, guys. Ayan po, hindi ko na naipakita yung paglagay ng bolt. Kasi mahirap, guys. Wala kasi naghawak ng camera. So at least nakita nyo naman yung plastada niya. Ayan po. Higpitan ko na lang itong bolt na nakakabit dito. So ayan, guys, no. Nabalik na natin yung ground. Kapag ka nagtanggal kayo nito, guys, ay kailangan yung tingnan para hindi naman magkabaliktad. Pero hindi naman wala namang problema yan, guys, kasi color coding yung wire niya. Tapos yung socket, color coding din yun. At saka itong ground, sa ground talaga, body ground yan. Ayan, yung maitim na wire, siyempre itim ground talaga. Ganyan yung itsura niya, guys, no. Nakadikit sa body yung ating rectifier regulator. Ayan, may sakit. Ayan po. Dalawang sakit lang, guys, no. Puti at saka yung red, yung pula. Ayan, color coding po yan, guys, no. Hindi po tayo mawawala. So sundan niyo lang po yung pagtrabaho ko, guys, no. Para maayos yung paggagawa nyo, guys. So ayan, balik ko na, guys, no, yung red sa red, red sa red. Kayong puti, lalagay natin sa puti, no. Sakit. So hindi ko na ipakita kung paano itap, guys, kasi mahirap kasi. Ayan, nakabit ko na. Ayan po. Ito po yung ano, guys, bago kong kaagapay, yung kasama ko sa Hanap Buhay, si TBS King. Magandang klase po ito, guys, no. Mabilis tumakbo to, guys. Saka malakas yung hatak kahit na nasa ano, bundok. Ayan, ikabit ko na, guys, yung box, yung nakadepensa sa kanya. So ayan, ngayon try kong testing switch, power switch tayo, switch on. Ayan, so ayan, nag display na siya. So start. So okay, guys, no, umaandar. Maayos yung pagkabalik ko, guys, walang problema, no, kasi nga umaandar siya. Ayan po, revolution. So good, no, umaandar siya. So puntahan natin sa likod. Ayan po. Ayan po, umaandar. So ganun lang gawin nyo, guys, no, sa aking mga subscriber. Baka meron kayong ganito na sasakyan bago. Kaya ganun po pagprotekta ng ating regulator, rectifier, para naman humaba yung buhay. Kasi kapag delikado, kasi kapag nasiraan tayo sa daan, guys, no, tapos malayo pa tayo sa ating bahay. So sana may natutunan, guys, no. Salamat sa aking mga subscribers, sa walang sawang sumusuporta.
So si Let's Scales tutorial ay hanggang dito na lang muna. Bye bye.